Magandang araw po, mga kaibigan. Welcome po sa Khaleel TV. Atin pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang, We Will Always Be Together. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, pakilike po ng aking video, pakiclick po ng subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Khaleel TV. Part 20. Parehong naglabas ng galit sina Julian at Matthew kay Juan Carlos nang mag-isa na naman sila sa opisina nito. Ang kanilang pang-araw-araw na pag-check-in upang talakayin ang mga isyu sa pagpapatakbo ay suspended sa sandaling ito dahil ginugol nila ang ilang minuto sa pakikipag-usap sa kanya. Si Julian, kadalasan ang mas magiliw sa magkapatid, ay hindi umimik sa kanyang mga salita. Nakita niyang sukdulan at kasuklam-suklam ang mga kilos ni Juan Carlos. Wala akong pakialam kung ano ang ginawa ni Ivana, iyon ay hindi nararapat. Ito ang kanyang unang araw na maaari mo siyang bawasan. Tumangging umatras si Juan Carlos kahit alam niyang tama ang pinsan niya. Bakit kailangan niyang makakuha ng libreng sakay? Dahil minsan ko na siyang naitulog. Dahil sa tingin niyo ay may nararamdaman ako para sa kanya. Alam niyo naman kung ibang empleyado iyon, natanggal na sila sa pwesto. Hindi iyon ang punto dito, tumayo si Matthew habang tinutulak niya ang kanyang tasa. Tingnan mo, naiintindihan namin, kailangan mo siyang tratuhin tulad ng ibang tauhan, ngunit hindi mo ba naisip na medyo malupit ka sa kanya? Hindi, muntik na niya akong patayin. Pwede na akong mamatay. Galit na galit si Juan Carlos habang tinutulak niya ang briefing document palayo sa kanya. Walang paraan na maiintindihan niya ang anumang report ngayon, hindi pagkatapos na siya ay halos anim na talampakan sa ilalim, hindi nung ang kanilang paghaharap sa break room ay sariwa pa sa kanyang isip. Halos hindi na siya nakabawi mula sa kanilang pangit na dumura sa kusina at sa walang takot na paraan ng pagsuntok nito sa kanya sa kanyang dibdib, at ngayon ay kinailangan ding hilahin ni Ivana ang pagkabansot na ito. Kung hindi niya nakitang nakakainis siya, medyo impressed siya na nagkaroon siya ng lakas ng loob na kunin siya, kahit na tinawag siya para sa paglalaro ng kanyang boss card. Ngunit nakita niyang nakakainis siya, at binalak niyang bayaran siya ng mahal para sa kanyang maliit na pagkilos ng katapangan. Walang sinuman sa kanyang panunungkulan bilang CEO ang nakipag-usap sa kanya sa ganoong paraan, lalo pa ang mga kamay sa kanya. Muli siyang nagalit habang binubuksan ang kanyang laptop para tingnan ang ilang kontrata mula sa legal team, hindi ka panipaniwala. Mapapatay niya sana ako, at gusto ninyong maging mabait ako tungkol dito. Hindi ito sinasadya. Itinaas ni Julian ang kanyang mga kamay sa hangin sa frustration at ibinalik ang atensyon sa kanyang kape. Nanginginig si Juan Carlos sa pagkasuklam habang pinagmamasdan niya itong ipasok ang isang buong biskwit sa kanyang bibig at tinutukan ito ng mas mabilis kaysa sa makakurap. Sa lahat ng kanyang kayamanan at mabuting pagpapalaki, kung minsan ang kanyang pinsan ay maaaring maging bastos sa kanilang pagdating. Nagpatuloy si Julian, hindi marinig ang kanyang mga salita habang umaatake siya ng mas maraming biskwit at sinubukang magsalita ng sabay. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataong tingnan ang kanyang mga email. Hindi ka ba pwedeng muya nang nakabuka ang bibig mo ng ganyan? Pahabol na hiling ni Juan Carlos. Si Tita Liz ang nagturo sa'yo ng mas mahusay kaysa dyan. Isang naguguluhan na si Julian ang tumango sa kanya at kumunat ang noo, "Okay ma'am. Ang aking mga gawi sa pagkain, na tumutugma sa iyo, sa pamamagitan ng paraan, ay hindi kailanman nag-abala sa iyo noon. Anyway, gaya nga ng sinabi ko." Gayunpaman, pinutol siya ni Juan Carlos gamit ang isang naiinip na pagpitik ng kanyang kamay. Alam niyang hindi pa nagkakaroon ng pagkakataon si Ivana na dumaan sa kanyang mga kinakailangan sa panjeta, kaya ang pangangasiwa.
ipinaliwanag ito ni Gibby sa kanya. Ngunit ang pangangasiwa ay masyadong malaki. Thank heavens ay nagkaroon siya ng kahulugan upang suriin. Nang walang epipen na nakikita, maaari na siyang mamatay. At nasaktan ako sa paratang mo. Si Julian ay nagmumura pa rin tungkol sa kanyang asal o kakulangan. Hindi ako ngumunguya nang nakabuka ang aking bibig. Alam nating lahat na ang ugali mo ay hindi nagkakamali gaya ng panlasa mo sa mga babae. Tumayo si Matthew at nag-inat, pinigilan ang dalawa bago sila lumihis sa topic. Nakatingin siya sa labas ng bintana, sa punong lungsod habang lumilipat ang mga tao, at patuloy ang buhay, walang patid. Paglingon kay Juan Carlos, tinanong niya sa mas malumanay na boses, sinong nagsabing gusto ko ng isa pang assistant? Masaya ako kay Lucy, tutulungan ka niya sa mga influencer. Let her bring her friend on board, sagot ni Juan Carlos, well aware na hindi niya sinasagot ang tanong. Dapat pinaalis mo na lang siya. Ibinaba ni Julian ang kanyang walang laman na tasa at gilid ng plato at ikinawit ang kanyang mga kamay sa kanyang matigas na tiyan, isang masayang ngiti sa kanyang mukha, na parang katatapos lang ng tatlong kurso na pagkain sa isang 4-star restaurant. Napabuntong hininga si Juan Carlos at namumula sa kinauupuan, naiirita nang makita ang espresso na ginawa ni Ivana para sa kanya ay nasa ibabaw pa rin ng kanyang mesa, inis na lalo siyang natukso na inumin ito. Kung nalaman mong wala siyang kakayahan sa isang maliit na insidente, dapat ay pinutol mo na siya, dagdag ni Matthew, na sumasang-ayon kay Julian. Isang pambihirang fenomena dahil halos hindi nagkita-kita ang dalawa sa karamihan ng mga issue. Sumandal si Juan Carlos sa kanyang upuan at hinawi ang kanyang buhok sa kanyang noo habang nakatitig sa marmol na kisame, iniisip ang mga sinabi ng kanyang mga pinsan. Si Ivana sana ay tatanggalin niya kung hindi ito mahalaga sa kanyang therapy. Ano ba, hindi man lang sana siya dumaan sa pinansyal na impyerno ng pagkuha sa kanya pabalik. Ang paglipat sa kanya sa lugar ni Matthew ay ang pinakamahusay na solusyon sa ngayon, hanggang sa naisip niya kung paano ay navigate ang kanyang matinding damdamin para sa kanya. Wala pang babae ang nakakapit sa kanya ng maling paraan ni Ivana. Ngunit siya rin ang nag-iisang babae na ang haplos ay nagpaalab sa kanya. Ang kanilang pakikipag-ugnayan sa breakroom, maikli at brutal, ay nagdulot ng kanyang katawan sa sobrang pagmamadali. Hinanap niya ito nang may matinding takot na ikinatakot niya, at alam niyang kung wala sila sa pampublikong lugar kung saan maaaring pumasok ang sinuman anumang oras, maraming masasabi ang mga dingding ng kusinang iyon. Pero, hindi pa rin nagbabago ang pagnanasa niya para sa kanya. At hindi niya maiintindihan, sa buong buhay niya, kung paano nagagawa ng isang tao ang napakaraming salungatan sa kanya. Dinala niya sa bintana ang nakakasakit na espresso, hinila ang isa sa mga blind para tingnan kung okay lang siya, at napabuntong hininga nang makita niya ang isa sa mga developer mula sa R&D team na sumisinghut-singhut sa paligid ng kanyang mesa, nadagdagan ng 10 ulit ang iritasyon nito sa kanya. Tuwa sa mga bulaklak, maaari ko siyang bigyan ng mga bulaklak ng 10 beses na mas mahusay kaysa sa hangal na bokeh na iyon, isip ni Juan Carlos habang humihigop at nakapikit, na-appreciate ang lasa at amoy ng kape niya. Pero tatanggapin ba niya ang mga bulaklak mula sa kanya kapag naging malupit ito sa kanya? Makatuwirang gayon, ngunit malupit pa rin. Gayunpaman, si Ivana ay nanatiling kaaya-aya at nagkaroon pa nga ng disente na humingi ng tawad. Kung gayon bakit siya naging masama sa kanya? Bakit hindi niya matanggap ang paghingi niya ng tawad? At bakit sobrang sakit ng puso niya nang makita siyang umiiyak? Walang problema sa akin na kunin si Ivana, sabi ni Matthew, na sumisira sa kanyang mga iniisip. Pero linawin natin, kapag akin na siya, hindi mo na siya mababalikan. Saglit na pinag-isipan ni Juan Carlos ang anunsyo ng kanyang pinsan, lalong lumalim ang pagkunot ng noo niya habang inuubos ang kanyang kape. I mean as my personal assistant of course, mabilis na paliwanag ni Matthew. Hindi pa rin nagustuhan ni Juan Carlos ang kanyang paliwanag, ngunit nagkibit-balikat siya at nagpatuloy sa pagsilip sa mga blind na hindi nilalaro ang tasa sa kanyang kamay. Kakaalis lang ng developer nang dumaloy ang isang stream ng iba pang mga lalaki mula sa lugar ni Julian at ang legal team, lahat ay may dalang mga regalo,
mga tsokolate, mas maraming bulaklak, mga jar ng sweets at isang teddy bear. Halika na, talaga. Wala bang trabaho ang mga taong ito? Malakas na pagmumura niya. Ang sama ng loob niya sa eksenang naglalaro sa kanyang harapan ay nagudyok sa kanyang mga pinsan na sumama sa kanya, at sa loob ng ilang minuto, lahat sila ay sumilip sa mga blind at pinanood ang mahabang pila ng mga manliligaw na naglalakbay sa buong Ivana. Masyadong malaki ang binabayaran ko sa lahat kung kaya nilang bayaran ang lahat ng kalokohang ito. Pagpapatuloy ni Juan Carlos na iirita sa circus sa harap niya. I mean talaga, teddy bears. She's fucking 26, ano ang kailangan niya ng teddy bear? Sobrang selos. Umisi si Julian, bahagya niyang binangga ang balikat gamit ang kamao. Ako, nagseselos. Sambit ni Juan Carlos. Ano yun? Kung hindi mo siya pakikitunguhan ng tama, ang isa sa mga napakahusay, at napakamapagbigay na mga lalaki ay gagawin, panunuya sa kanya ni Matthew. Tumahimik ka. Hindi ko naman type si Ivana, umul ni Juan Carlos. Siya lang ang type mo, tumawa si Julian sabay hampas sa likod niya. At marami siyang pagpipilian. Ang paraan ng nakikita ko, mas kailangan mo siya kaysa kailangan kanya. Tumabas na kayong dalawa. Pinandilatan niya ang magkapatid at sinandal ang ulo sa pinto. Si Matthew ang unang umalis, ngunit huminto siya sa mesa ni Ivana, na nagtutulak sa kanyang mga manliligaw. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Juan Carlos ang isang bagay na malapit sa kung ano ang maaari lamang niyang ipagpalagay na selos, dahil hindi pa siya nakakaramdam ng anumang bagay na tulad ng hindi komportable na iritasyon na nanggagalit sa kanyang puso, nang makita niyang ngumiti si Ivana kay Matthew habang tinutulungan siya sa kanyang laptop at lahat ng kanyang mga regalo. Ang tanging pagkakataon na ngumiti ito sa kanya ay sa Crush Club, yung gabing ginamit niya siya bilang rebound. Hindi niya namalayan kung gaano niya kagustong makita ulit ang ngiting iyon hanggang ngayon. Well, mukhang naayos na ang problema, tinapik ni Julian ang balikat niya habang pinagmamasdan si Ivana na sinusundan si Matthew sa hallway. Ganito ba siya palagi kaganda, nagtataka si Juan Carlos, nabighani sa kanyang mga kulot at sa paraan ng pagtalbog nila ng malumanay, kasabay ng kanyang maiikling hakbang. Pinahal niya ang kanyang buhok na mahaba, ngunit isang bagay tungkol sa bagong ayos ng buhok na ito ang nagpaakit sa kanya. Bagaman, maaaring ito rin ang pananamit, sexy ngunit angkop sa trabaho, nakakapit sa lahat ng tamang lugar, sa lahat ng curve na gusto niyang hawakan at hawakan malapit sa kanya. Hindi ko alam kung bakit ganito na lang ang reaksyon ko sa kanya. Everything about her drives me insane, and not in a good way, pag-amin ni Juan Carlos habang iginuhit ang blinds at bumalik sa upuan niya. Itinapon niya ang walang laman na tasa sa mesa at tinitigan ito ng may pananabik. Gumawa si Ivana ng masarap na kape, mas mabuti kaysa kay Gibby, ganoon kalaki ang ibibigay niya sa kanya. Bueno, hindi ba iyon ang nais ng iyong therapist na malaman mo? Casual na nakasandal sa bintana, ang talampakan ng kanyang sapatos ay nakadikit sa salamin, tanong ni Julian. Ngunit ngayon ay umalis ka na at sinaktan mo rin iyon. Magaling, henyo. Huwag mo nang ipaalala sa akin. Inirapan siya ni Juan Carlos at tiningnan ang kanyang schedule. 3 meetings at lunch date kasama ang parents niya. Nais niyang hindi na niya kailangang ubusin ang alinman sa mga iyon. Tinulak palayo ni Julian ang bintana at tinungo ang pinto. Buti na lang na-reassign mo siya sa lugar ni Matthew, kung hindi, walang nagsasabi kung gaano mo siya itinulak. Pumayag naman si Juan Carlos, at hindi niya maiwasang mapabuntong hininga habang sinusulyapan ang bakanting mesa ni Ivana na madiskarteng inilagay niya sa harap ng opisina nito para mabantayan siya nito. Ngunit ngayon ay nasa kabilang bahagi na siya ng floor, hindi nakikita at hindi niya maabot. Sobra na para manatiling malapit sa kanya. Naramdaman ni Ivana ang nakakaawang mga titig ng ibang assistant sa buong oras na sinundan niya si Matthew sa bulwagan hanggang sa bahagi ng floor nito, at gusto niyang umiyak muli. Narinig nilang lahat ang napakalakas na pagbagsak ni Juan Carlos. Hindi na siya magtataka kung siya na ang subject ng mga group chat at chain email, o ang inspirasyon sa likod ng isang meme o dalawang lumulutang sa paligid.
Nakakita siya ng ganito, naglalaro ang mga ayon sa Van Holt Industries, kung kailan ang mga senior executive ay nag-a-appreciate sa mga junior staff sa pinakamaliit, minsan nakakatuwang mga sakuna at inuulit ng buong kumpanya ang insidente ng ilang araw. Alam ni Ivana, bagaman, ang kanyang pagkakamali ay malayo sa isang katawa-tawang sakuna. Ang pag-iisip na muntik na niyang patayin si Juan Carlos ay nagpalamig sa kanya sa tuwing bumabalik ang kanyang isip sa nakakatakot na sandali sa kanyang opisina. Siguro ang pakikipagtulungan sa kanya ay hindi magandang ideya. Ito ay nagiging mas maliwanag habang siya ay nananatili na sila ay magpatayan sa isang punto. Baka hindi physically, ngunit sa oras na ang isa sa kanila ay sumuko, maaaring wala nang matira sa kanilang mga puso. Siguro kailangan na niyang umalis bago pa ang lahat ng maramdaman nito para sa kanya ay puot. Ito ang opisina mo, at nasa tapat lang ako ng hall mula sa iyo. Pinapasok siya ni Matthew sa loob ng isang room na napakaliit na nagpaalala sa kanya ng isang kabinet ng mga gamit, at isinara ang pinto sa likuran niya, na pinutol ang kanyang mga gulong isipan sa pamamagitan ng kanyang ngiti at kabaitan. Hindi pa niya lubusang naproseso na tiyuhin siya ni Aiden. Pati si Julian. Pareho silang mabubuting lalaki, ang impluwensyang kailangan ng kanyang anak sa buhay nito. Salamat, sabi ni Ivana sabay lagay ng box niya sa desk at kinuha sa kanya yung laptop niya. Ang kanyang bagong boss ay prangka sa kanya habang siya ay nakaupo sa isa sa dalawang upuan ng bisita sa kabilang dulo ng mesa. Magiging tapat ako sa iyo, hindi ko kailangan ng assistant. Si Lucy ay napakahusay at may kakayahan. Tumango si Ivana, lumulubog ang pakiramdam sa sikmura niya, kumbinsido na pinapaalis siya nito. Hindi siya umaasa, katatawag lang niya kagabi sa bathroom place para ipareserve ang kanyang clawfoot tub. Paano niya ito afford ngayon kung wala siyang trabaho? Hindi, niyugyug niya sa isip ang sarili, kumikislap ang pag-asa sa buhay sa kailaliman ng kanyang pusong nasaktan, hindi niya ito bibigyan ng opisina kung balak niyang tanggalin siya. Dahil nakabalik na ang common sense, sinubukan ni Ivana na ituon ang lahat ng sinabi ni Matthew na isang imposibleng gawain nang hindi niya nakuha ang kalahati ng kanyang mahusay na kahulugan ng pananalita. Okay ka lang ba niyan? Tanong niya, ngumiti si Ivana at sinigurado sa kanya na masaya siya sa plano, kahit wala siyang ideya kung ano ang napagkasundoan niya. Natatakot siyang makakuha ng kaliwanagan, kaso iniisip din niya na mahirap sa pandinig. Muling nag-init ang pisngi niya nang maalala ang masasakit na salita ni Juan Carlos. Paano siya nakalikha ng buhay kasama ang isang lalaking walang puso at walang pasensya? At dahil ang kanyang anak ay tila humahabol sa kanya sa lahat ng bagay, magiging ganoon din ba siya kalupit? Nasa genes din ba yan? Sa kanyang DNA? Mahusay, ipapaalam ko kina Gibby at Clara na sasali ka sa kanila sa ilang sandali. Nag-thumbs up si Matthew sa kanya at mabilis na umatras palabas ng kwarto. Masakit na malinaw sa sinumang may mga mata na hindi siya komportable sa buong kaayusan na ito at gusto niyang lumayo sa kanya sa lalong madaling panahon. Hindi niya siya sinisisi, hindi siya magiging komportable kung bigla siyang masilayan sa isang assistant na walang business maglaro sa Major League. Ivana, sabi ni Matthew mula sa pinto. Itinaas niya ang kanyang ulo at tinitigan siya, pinikit pabalik ang mga luhang nagbabantang tumulo. Yes, si Juan Carlos, bigyan mo siya ng oras. Hindi siya nakakatakot na lalaki. May ugali siya pero hindi naman siya ganoon kasama. Ngayon, kinilabutan lang siya, iyon lang. Nilunok ni Ivana ang bukol sa lalamunan niya. Siyempre. Magiging maayos ka ba? Tanong ni Matthew, hinahanap ang kanyang mukha para sa mga palatandaan ng nalalapit na pagkasira. Talagang, pagsisinungaling niya, hindi siya magiging okay. Hindi man lang ngayon. Siya ay pagod na pagod at masakit sa lahat ng dako, maging sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ngunit isa pang ngiti ang ginawa niya para sa kanya, isang tango pa, isang oo, kahit na ang gusto lang niyang gawin ay isigaw ang kanyang lakas ng loob. Nasaan ang Emmy niya? Nagtaka si Ivana dahil nabigla si Matthew sa performance niya, lalong lumawak ang ngiti nito habang tumatango, halatang nasiyahan sa mabilis na pagtatasa ng mental well-being nito.
Dahil hindi siya nagpapakita ng anumang senyales ng nalalapit na pagkasira at isang agarang pangangailangan para sa isang puting room na may palaman, lahat sila ay maaaring magpatuloy sa kanilang buhay. Mahusay na bagay, binato niya ito ng isa pang thumbs up at lumabas ng kwarto. Mag-isa, sa wakas, napakagaan ang loob ni Ivana kaya sa wakas ay maalis na niya ang ngiti ng kanyang mga asawang Stepford. Hindi niya talaga naiintindihan ang pangakong kailangan parang umiti kapag nalulungkot ka at peking kaligayahan kapag gusto mong umiyak. Hanggang ngayon. At habang binubuksan niya ang kanyang kahon ng stationery at inayos ang kanyang kahangahangang koleksyon ng mga bulaklak sa mukhang credenza sa likod ng kanyang mesa, nagkaroon si Ivana ng bagong pagpapahalaga kay Lydia at sa kanyang craft. Ang pag-arte ay nangangailangan ng pangako at pagsisikap. Dalawang bagay na kakailanganin niya sa mga spades kung plano niyang panatilihing maliwanag ang buwan sa Jackson Logistics. At sa loob ng 15 minuto ay ibinuhos niya ang lahat ng kanyang pagsisikap sa pag-set up ng kanyang opisina habang siya ay nag-aalis ng alikabok at nagpupunas at muling inayos ang mga kasangkapan, bago bumaling sa bintana upang buksan ang mga blind. Hindi naman masama ang view sa kabila, ngunit siguradong namutla ito kumpara kay Juan Carlos. Gayunpaman, nagpapasalamat si Ivana na magkaroon ng isang bintana na may kaunting tanawin man lang kung isa sa alang-alang ang laki ng room na ito. Ilang minuto niyang tinitigan ang mga naninigarilyo sa rooftop ng gusali sa kabila, ilang Laferne, Hayes at Jones, kung tama ang pagkakaalala niya, nahila lang nang tumunog ang kanyang cellphone. Nagugat siya sa loob ng bag at inilabas iyon, nagngangalit ang kanyang mga ngipin nang makita ang caller ID. Ang kanyang ina ay diretso sa punto at iginiit na dapat siyang umuwi para sa hapunan, mayroon silang balitang ibabahagi, at hindi na ito makapaghintay. Kung hindi nagplano si Ivana na pumunta kaagad, wala silang magagawa kundi ang pumunta sa kanyang munting bungalow. Hindi uubra sa akin ang mga pananakot na iyon, ma'am. Mangyaring itigil ang pagtawag sa akin. Ako ang magdedesisyon kung kailan mo makikita ang anak ko. Feeling no guilt whatsoever, ibinaba ni Ivana ang telepono, alam niyang ang kagyat na balita na nais nilang ibahagi ay walang iba kundi isang pakana upang makita si Aiden. Hindi siya mahuhulog dito, naiinis pa rin siya nang may dumating na notification sa Hot Connections app. May posibleng kapareha siya, pinikit ni Ivana ang kanyang mga mata nang may kahinahinala habang iniskan niya ang impormasyon. Kung kailangang pagkatiwalaan ang kanyang profile at larawan, si Isaac Jones ay cute, edukado at may disenteng trabaho bilang abogado. Kaya bakit siya single, muli, nagtataka si Ivana habang iniscroll niya ang profile nito ng isang beses, sinisigurado na hindi siya gumawa ng mga bagay tungkol sa kanya. Satisfied ang kanyang mga mata ay hindi nililinlang siya, at sa kabila ng kanyang bituka na nagsasabi sa kanya na siya ay napakabuti upang maging totoo, pumayag siya sa isang coffee chat. Siya ay online, at siya ay tumugon kaagad. Dahil nagtrabaho siya sa law firm sa buong Jackson Logistics, ang mismong lugar na tinatitigan niya sa mga sandali bago ang tawag kasama ang kanyang ina, hindi niya naisip na pumunta sa isang hapon. Kailangan agad ni Ivana ng isang handyman. Kung mas maaga silang nagkita at na-friendzone siya, mas mabuti. Nakipag-chat sila sa kape noong sumunod na linggo pagkatapos niyang kumpirmahin ang kanyang schedule. Nagpadala siya ng mensahe sa group chat, at naging wild ang larawan ni Isaac at ang mga babae. Hindi nila napigil ang bumubulalas ang kanyang mga mata at dimples. Si Lydia ay sobrang natuwa sa kanyang ideya sa Hot Connections, talagang nalampasan niya ang kanyang sarili at naisip niya kung ang pag-arte at paghuhugas ng utak ng mga horde ng mga gumagamit ng internet ay hindi gumana para sa kanya sa katagalan, palagi siyang nakakapasok sa matchmaking. Masaya lang sina Cassandra at Shena na sa wakas ay maliligaw na si Ivana at matatapos ang kanyang 2-year dry spell. Nasa group chat pa siya nang dumating si Clara para i-round up siya para sa kanyang unang session ng training. Nice, sabi niya habang nililibot niya ang kanyang masikip na espasyo, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa sari-saring bulaklak at mga regalong nakapatong sa sideboard. Oh, pakiusap, mayroon kang mas mahusay na real estate, nanlaki ang mata ni Ivana habang sinusundan siya nito palabas ng opisina.
I guess your side of the floor is the hills and mine is the slums. Nang makababa na sila sa 18th floor kung saan naghanda si Gibby ng kwarto para sa kanila ay pareho silang nagtatawanan at nagkukwentuhan na parang mga matandang magkaibigan. Sa sumunod na 4 oras, halos nakalimutan ni Ivana ang kanyang malapit na nakamamatay na mga pagtatagpo kay Juan Carlos habang galit na galit siyang gumawa ng mga notes sa personal na pag-aayos at pagbibihis para sa tagumpay. Kahit na hindi na siya nag-report kay Juan Carlos bilang executive assistant, kailangan niyang magmukhang maganda sa lahat ng oras. Ang isang bagong wardrobe ay napakababa sa kanyang listahan ng mga prioridad, at hindi ito isang bagay na pinlano niyang pagmasdan ngunit ngayon na mabuti na itong dinala ni Gibby, kailangan niyang gawin. Isang bagay tungkol dito sa lalong madaling panahon. Tama ang hula ni Lydia, pagkatapos ng lahat, naisip ni Ivana habang inaalala ang kanilang away sa kanyang napakaluma na damit. Mahirap paniwalaan na 2 araw lang ang nakalipas. Pakiramdam niya ay matanda na siya sa buong buhay niya. At dito na po, nagtatapos ang part 20 ng ating kwento. Sabay-sabay po natin abangan ang susunod na kabanata. Paki-support rin po ng mga kwentong pag-ibig ni Nadion Channel TV at Deborah Stories, ang aming munting channel. Maraming salamat po. God bless and stay safe.